بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa araw na ito, ay pag-uusapan natin ang tungkol sa karapatan nating mga kababaihan. Qala ta'ala, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Usang katauhan, katunayan, amin kayong nilikha mula sa mga kalalakihan at kababaihan. Sa ayan na ito, ay kinikilala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang kapantay sa mga kalalakihan. Kung ano man ang inubliga sa mga kalalakihan ay ganun din ang pag-ubliga sa atin. Kung ano man ang mga hinaram o ipinagbawal sa kanila ay ganun din ang pagbabawal sa atin. Kung sakaling sila ay nakagawa ng kabutihan, ano man ang reward na ibibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ganun din ang ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano man ang kasalanan na makukuha nila dahil sa paglabag nila sa batas ng Allah, ay ganun din ang kasalanan na makukuha natin kung sakaling tayo ay lumabag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga kalalakihan ay may tinatawag na karapatan. Ganun din tayo. Meron tayong karapatan na katulad ng karapatan na meron sila. Ang unang karapatan ay ang karapatan na mabuhay dito sa mundo. Sa panahon ng kamangmangan o sa panahon ng jahiliya, walang karapatan ng isang babae na mamuhay. Isang nakakahiyang pangyayari kung sakaling ang ipinanganak ng kanilang asawa ay babae. Kaya meron sa kanila ay nililibing nila ng buhay ang isang batang babae. Sa pagdating ng Islamikong kaalaman, ay ipinagbawal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at bilang katibayan dito, sa araw ng paghuhukom, ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga batang babae na nilibing ng buhay. Bi-ayyi dhanbin kutilat. Sila ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paanong kasalanan, sa anong kasalanan niyo kayo ay pinatay. Hindi makakasagot ang isang batang babae dahil hindi naman niya alam kung bakit siya kinitilan ng buhay. So ang mapapanagot doon ay kung sino man ang gumawa ng malaking kasalanan na yun. Isa pang karapatan ng isang babae ay ang karapatan natin bilang isang anak. Ano man ang karapatan ng isang lalaking anak, gaya ganun din ang dapat ibigay sa isang babaeng anak. Tulad sa panahon niya, Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu, merong isang tatay na pumunta at nagreklamo sa kanya dahil ang anak na ito ay isang suwail na anak. Isang lapastangan anak, isang bastos na anak. Si Umar bin Al-Khattab ay nagpatawag sa bata na yun dahil kanya itong paparusahan. Nang dumating yung anak ng lalaki, ay tinanong niya si Amirul Mu'minin, Ya Amirul Mu'minin, hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag kung bakit ko iyon nagawa? So sinabi na ni Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu, kilugdan nawa siya ng Allah, na magsalita ka. Nagtanong ang bata, Ya Umar, Ya Amirul Mu'minin, may karapatan ba ang anak sa kanyang magulang? So sinabi ng Amirul Mu'minin, meron. At siya ay nagbangit ng tatlo. Ang una ay karapatan ng anak na magkaroon ng isang mabuting ina. Pangalawa ay ang karapatan ng anak na bigyan siya ng kanyang mga magulang ng maayos at mabuting pangalan. At ang pangatlo ay karapatan ng bata na turuan siya at ipasaulo sa kanya ang mga ayat ng Quran. Nung matapos magsalita, si Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ay sumagot yung bata. Sabi niya, kahit isa sa binanggit mo ay walang ibinigay sa akin ang aking ama. Ang aking ina ay wala sa katinuan. Hindi ako binigyan ng mabuting pangalan. Ang pangalan ng bata na yun ay Jorlan. Ang ibig sabihin ng Jorlan ay isang insekto na mabilis kumalat. Isang hindi kaya ay ang pangalan. Pangatlo ay hindi siya tinuruan ng kanyang ama ng mag-aral sa Islam. Hindi siya binigyan ng pagkakataon ng kanyang ama na pag-aralan ng Islamikong kaalaman. Kaya imbes na yung bata ang paparusahan ni Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, ay pinarusahan niya ang tatay dahil bakit niya hindi ibinigay ang karapatan ng bata. Ang lahat ng karapatan na iyon ay ganun din ang sa mga kababaihan. Karapatan natin na bigyan tayo ng mabuting ina,
ang isang ina na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung ano ang ina natin, ay maaring ganun din ang kahahatnan natin. Kung sakaling ang ating ina isang mabuting ina, ay magiging mabuti tayong bilang isang anak. Kung sakaling naman ang ating ina ay isang masamang ina, ay hindi kasiguraduan ang pagbuti ng ating paglaki. At nararapat sa atin na turuan tayo ng Islamikong kaalaman. Pag-aralin tayo sa Islam at ituro sa atin ang mga bagay-bagay na mga inubligan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dagdag pa dito ay may hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na para lamang sa ating mga kababaihan. Sinabi niya, "Laysa ahad min ummati ya'ulu thalatha banatin aw thalatha akhawatin fayuhsina ilayhinna illa kunna lahu sitran minan nar." Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala sa umma ko ang mayroon tatlong anak na babae o kaya ay tatlong kapatid na babae at inayos niya ang paghuhubog dito." Ang ibig sabihin ay hinubog niya ito sa Islamikong pamamaraan, pinasuot niya ito sa Islamikong pananamit, pinakain niya ito ng halal, pinainom niya ito ng halal, at pinag-aral niya ito sa Islam. Anong mangyayari sa lalaki na yun? Illa kunna lahu sitran minan nar. Maliban na lamang na yung ginawa niya na yun ay yun yung magiging takip niya upang hindi siya makapasok sa impyerno. Ang sunod na karapatan natin ay ang karapatan natin na mamili ng ating mapapangasawa. Walang karapatan ng ating magulang na pilitin tayo sa isang lalaki na hindi naman natin nagugustuhan. Ito ay taliwas sa nangyayari ngayon. Dahil maraming mga magulang ang nagpumipilit sa kanilang anak na ipakasal ito sa isang lalaki hindi naman nagugustuhan ng kanilang mga anak. Na kung sakali ang isang bata ay nasaktan niya ang kanyang mga magulang dahil hindi niya ito sinunod sa kagustuhan nito, ay hindi magkakasala ang isang anak. Kahit pa man nagalit ang kanyang mga magulang dahil sa desisyon niya. Dahil ang pagpili ng mapapangasawa ay karapatan natin bilang isang anak na babae. At pagkatapos nito ay mayroon din tayong karapatan sa tinatawag na mahar. Sa nangyayari sa panahon na ito, ang mga magulang ang nagsasabi kung ano ang mahar ng kanyang anak. Which is ang dapat, ang lalaki lamang ang magbibigay kung ano ang mahar na ibibigay niya dahil ang mahar ito ay parangal niya sa kanyang magiging or sa kanyang asawa na babae. At ang mahar na yan, kung ano pa man yan, ay dapat sa babae yan. Hindi yan kukunin ng kahit sino mang pamilya ng babae dahil ang mahar ay karapatan ng babae. Na kung sakaling ay ibibigay ng babae sa kanyang mga magulang, ay pwede yun. O kaya sa kanyang mga kamag-anakan ay pwede ito gawin ng babae. Subalit huwag pangunahan ng babae sa mahar na ibibigay ng kanyang asawa sa kanya. Ang susunod na karapatan ay ang karapatan natin bilang asawa. Maraming karapatan tayo bilang asawa na dapat ibigay sa atin ng ating mga asawa. Unang-una dyan ay ang nafaka o ang paggastos sa atin. Lakip na dito o kasama na dito ang karapatan natin na tayo ay pakainin, damitan at bigyan ng tirahan. Karapatan din natin na tayo ay kanilang mahalin at kaawaan. Karapatan natin ang kanilang oras. Karapatan din natin ang kanilang mga lakas. Na kung sakaling mayroon man sa mga karapatan nito, ang hindi ginawa ng ating asawa ay may karapatan din tayo na makipaghiwalay sa kanila. Ang itong karapatan na ito ay tinatawag na kula. Ito ay ang paghingi ng paghihiwalay ng babae sa kanyang asawa. Ito ay pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sakaling lumabag sa batas ng Islam ang isang lalaki sa kanyang asawa. Ang una-una dapat tingnan ng isang babae ay ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat tao. Kung sakaling ang kanyang asawa ay hindi binigay ang karapatan ng Allah at ang karapatan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kahit pa ibinigay ng lalaki ang karapatan niya bilang isang babae, ay may karapatan pa rin ang isang babae na hiwalayan ang kanyang asawa. Ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsamba sa kanya. Katulad na lamang pagsasala. Kung sakali ang isang lalaki o ang asawa ay hindi nagsasala, ay pwedeng humingi ng paghihiwalay ang isang babae. O kaya naman, ang isang lalaki ay nagbibid'ah o mga gumagawa sila ng mga gawaing pagsamba na hindi naman ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tao na yan ay tinatawag na mubtadi', isang taong gumagawa ng bid'ah.
So maaari ang isang babae ay humingi at hindi siya nagkakasala kung sakaling siya ay humingi ng pakikipaghiwalay sa kanyang asawa. Nararapat lamang sa isang babae ay maramdaman natin ang pagmamahal, awa at proteksyon na nagmumula sa ating mga asawa. Kung sakaling hindi nila ito binigay sa atin, ay pwede na tayo ay humingi ng pakikipaghiwalay sa kanila. So yan ay ilan lamang sa mga karapatan nating mga kababaihan sa Islam. So hanggang dito na lang. Wa aqulu qawli hadha. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.